Mga kapatid sa Islam, muli sa mga oras na ito, ang subo ni Allah sallallahu alaihi wasallam pinahihintulutan insultuhin sa bansang France. Malaya daw ang mga tao na magbigay ng opinyon. Binibigyan nila ng masamang imahe ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ginagawa nilang katatawanan at tinatawag nila yung freedom of speech. Kahit sino dito mga kapatid sa Islam, hindi pwedeng gamitin katuwiran ang freedom of speech kung iniinsulto niya ang mahal mo sa buhay. Walang tao dito, kahit diyan sa labas, na sasabihin mo, insultuhin yung kanyang nanay at magti-thank you sa'yo. Hindi. Illa Rasulullah! Huwag ang subo ni Allah! Hindi pwede sa mga taong mananampalataya. Hindi pwede sa mga Muslim. Hindi yung kalayaan, hindi yung freedom of speech. Pero ano masasabi natin? Saan ganyan sinasabi ng ating mga ulama? Sa tuwi na iniinsulto ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalawa ang pinakamaganda nating gagawin. Handa ba tayong pakinggan to? Ito yung gagawin natin. Katulad ngayon, sa mga sandaling ito, na yung mga kapatid natin sa bansang France, nahihirapan. Pinahihirapan sila sa buhay nila doon. Anong dapat gawin? Dalawang bagay. Una, tungkulin nating matagal na, dapat mong ipakilala si Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa buong mundo. Maring papakinggan natin, madali lang yun, pero wallahi ladin, tanungin mo sarili mo, na ipakilala mo na ba ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa tao na lang na nasa paligid mo? Wallahi, nakakahiya ka. Kung meron kang kapitbahay, 10 taon niya, 10 taon kayo nagkikita, yung kapitbahay mo hindi pa kilala si Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanggang ngayon. Kahit katrabaho, araw-araw mo kasama sa opisina, sa trabaho, Muslim ka, pero hanggang ngayon hindi niya kilala si Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kahit sa school, teacher mo man lang, kaklase mo man lang, kahit sino, at nakakalungkot, baka pati asawa mo, baka pati sarili mo, subhanallah. Yun ang una eh. Ininsulto ang Propeta SAW dahil kasalanan natin, dahil hindi nila kilala. Kaya nag-iisip sila ng kung ano-ano sa Rasulullah SAW dahil hindi mo pinakilala bilang Muslim. Ngayon, magbigay tayo ng ilang mga kwento kung gaano kabuting tao ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero hindi natin nagagampanan yung tungkulin natin na ipakilala siya sa buong mundo sallallahu alaihi wasallam. Kaya may taong gagawa ng comics. Kaya insultuhin siya. Pero kung kilala lang nila, mangunguna sila sa pagpuri sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pangalawa, ano ang solusyon sa tuwing iniinsulto ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sundin mo ang kanyang utos, turo. Wama atakumur rasulu fakuduhu, wama nahakum anhu fantahu. Kung ano man ang inutos ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kuhain mo nang walang pag-aalinlangan. Hindi yung kwe-questionin mo. Subhanallah. Huwag mong questionin. Katulad alimbawa, sinabihan ka, ya akhi, kapatid ko, ang pagkain ika na sunna, sunna, paraan ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay saka ng kamay. Minsan dahil sa taas ng posisyon mo sa buhay, naiinis ka. Bakit wala naman yung kinalaman sa iman? Yun ang sasabihin mo. Lalo kung manager ka at nag-utos sa'yo, janitor. Sasabihin sa'yo, boss, ang sunna po ng Rasulullah, saka ng kamay kakain, magagalit ka. Pero totoo yun. Alaykum bisunnati, wa in tamara alaykum abdun. Sundin niyo ang aking sunna kahit nagaling yung utos sa isang alipin. Kahit gano'ng kakataas. Sunna yung sinasabi niya eh. Hadis niyo na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tingnan natin ang ating mula ulo hanggang paa. Ating pagtulog, may sunna dyan. Pagkain, may sunna. Pananamit, balbas, yung maiksim pantalon, maliliit na sunna. Nasa buhay ba natin?
Wala. Pagkatapos ininsulto ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, galit na galit tayo, sisigaw tayo. Gusto natin mangupak ng tao dahil ininsulto ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pero wala sa buhay mo yung kanyang sunna. Paano? Huwag ka muna magalit. I-reserve mo muna yung galit mo. Yung lakas mo, itabi mo muna. Gamitin mo saan? Wallahi, gamitin mo sa pagsunod sa kanyang sunna sallallahu alaihi wasallam. Iyan ang sitwasyon natin. Binibigyan natin ito ng diin, mga kapatid sa Islam. Na itong dalawa na ito, natagubilin ng ating mga ulama, epektibo ngayon. Epektibo ngayon. Bakit? Dahil sa mga taong sumisigaw ng freedom of speech at malaya daw nilang iniinsulto ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.